Hello guys, magandang araw, magandang buhay po ulit sa inyong lahat dyan. Welcome back and again, this is Dance Collection. Pag-usapan po natin mga ka-collection, itong hawak kong old coins. So magkano na ba ang halaga nito ngayon at paano ba na ibebenta ito? At anong klaseng barya dito sa hawak po natin na old coins ang pwedeng ibenta? So yan po yung mga katanungan po na madalas po na ikomento sa atin dito sa ating comment section. At marami rin po sa mga ka-collection po natin ang nalilito kung magkano ba talaga ang halaga nito ngayon, mga ganitong klaseng old coins. Dahil marami po kasi tayong napapanood ngayon na nagsasabi na itong hawak natin na year 1972 na 50 sentimo ay binibili po ng libo-libo. So alamin natin ngayon mga ka-collection yung tunay na halaga nitong hawak nating old coins at kung ito ba ay totoong binibili sa napakataas po na halaga. So ang hawak po natin ngayon na 50 centimos ay ito po ay mga standard circulation coins na may taon po o serye na mula year 1967 hanggang year 1974. At ang composition po nito ay nickel brass, pinaghalong copper, zinc at nickel mga ka-collection. So ibig sabihin wala po itong halong ginto mga ka-collection para bilhin po ng libo-libo ng ibang vlogger. So may bigat po ito na 8 grams at mas malaki po ito o mas malaki ang bilog nito sa hawak po natin ngayon na mga 5 piso. Ayan po, halos magkasinlaki lang sila. So mas malaki siya dito. At na demonetized ang mga gantong barya matagal na mga ka-collection at hindi na po ito ginagamit ngayon. So dito po sa kanyang reverse makikita po si Marcelo H. Del Pilar at ang 50 sentimo. Yan po, makikita nyo dyan. At dito po sa kanyang obverse makikita po yung coat of the Philippines, Republika ng Pilipinas at ang year 1972. So ang bentahan nito ngayon mga ka-collection, yung mga magagandang kondisyon ng 50 centimos sa mga online market katulad po ng Lazada o eBay ay iba-iba po ang price nila dito. May nakita po tayo doon na nagkakahalaga ito ng 100, 400, $8 hanggang $12 mga ka-collection. So yan po, kung gusto nyong magbenta ng inyong mga old coins, so pwede po kayong mag-post diyan sa mga online market katulad po ng Lazada or eBay. So pwede po kayong mag-price diyan sa inyong coins kahit sa magkanong halaga. Kaya lang, hindi po natin magagarantiya sa inyo kung yan po ay mabibili agad. So pwede rin po kayong mag-post ng inyong mga old coins dito po sa mga grupo po ng mga coin collector sa Facebook. So pwede po kayong mag-join o magpa-member po sa kanila. Wala po itong bayad. So dyan lahat ng barya na gusto nyong ibenta ay pwede po ninyong i-post diyan. At para malaman din ninyo mga ka-collection kung magkano ba talaga ang presyo ng hawak ninyong mga coins o mga old coins. So dapat mas maganda kung ang ipopost ninyo dito sa mga coin collector ay yung mga katangi-tangi o yung mga kabilibiling mga barya para madali po siyang mapansin o maibenta. So alamin na rin natin mga ka-collection sa record po ng numista kung magkano na ba talaga ang halaga nitong hawak po natin na 50 centimos. So kung may gusto ka rin malaman tungkol po sa mga baryang hawak ninyo, kung magkano ba ang halaga nito, ay pumunta ka lang sa Google katulad po ng ginagawa natin. So search po ninyo ito. So i-click po ninyo yan at i-type mo lang po yung details ng inyong barya katulad nito, 50 centimo and numista. So yan po, makikita na po ninyo yung details po ng mga barya ng mga hawak ninyo. So i-click mo uli yan. So makikita na po ninyo yung detalye po, yung buong detalye ng mga hawak nyong coins.
Okay, dito na po tayo sa record po ng Numista. So, nandito po yung buong details ng ating hawak na coins. So, makikita po ninyo dyan. So, nabanggit na po natin yan kanina. So, yan, makikita nyo Uberse at yung Reverse. Ayan po. So, ang price po nito mga ka-collection, nagkakahalaga na po sa very good condition. So, ito po yung very good condition. Ayan, nagkakahalaga po 17 pesos. At yung uncirculated po, ibig sabihin yung bago, nagkakahalaga po yan, 50 pesos. So, ganun din po sa year 1971 at year 1972. So, yan po. So, na yan po, makikita nyo yung mga price. May nakakahalaga lang po ng 8 pesos hanggang 38 pesos. So, yan po yung mga value. At sa 1974 po, dalawang klase po yan. So, yung very good condition niya, 16 pesos lang po. At dito po sa isang klase po ng 1974, yung proof coins na gawa po sa San Francisco Mint. So, kukunti lang po yung ginawa dito, nasa 10,000 lang po yung ginawa. So, nagkakahalaga po yan yung bago nito, 290 pesos. So, yan po, kung meron po kayo nito, so, yan po yung pwede natin bilhin dito po sa 1974, 50 centimo. So, ayan po mga ka-collection, kung meron kayo nito, mga bago na 50 centimo. So, pwede po natin bilhin yan, 100 each. Wala pa kasi tayong hawak nito. So, kailangan natin isang set po nito. Year 1967, 1971, 1972, at year 1974. So, ang hawak po natin ngayon na 50 centimo ay hindi na po natin binibili. Dahil hindi na po nabibili yung mga gantong kondisyon po ng barya. At marami po kasi ang ginawa dito ng BSP sa mga gantong coins. Milyong piraso po ang ginawa dito. So, napakarami nito at marami nga po ang nakapagtabi nito. So, masakit man sabihin mga idol kung meron kang hawak ng mga ganitong estado o kondisyon ng barya, mga circulated na, ay hindi na po ito mabibili. So, maliban na lang kung bago o magkakaroon po siya ng mga error, so pwede po yung magkaroon ng collector's value na pwedeng bilhin ng mga coin collector. Kaya napakaswerte na o napakaswerte mo na kung may bibili sa iyo nito mga gantong kondisyon ng barya. So sana nakapagbigay po ako ng konting impormasyon tungkol po sa mga barya. Stay safe mga ka-collection. Maraming salamat po.